Bantay sarado at balot na balot ang katawan ni Joel Escorial, ang umaming gunman sa pagpatay sa radio commentator na si Percy Mabasa o Percy Lapid sa kanyang pagdalo sa preliminary investigation sa Department of Justice kanina. Tumagal ng higit 2 oras ang pagdinig kung saan muling pinanumpaan ni Escorial ang naunang salaysay na umaako sa pagbaril kay Lapid ng 3 beses noong Oktubre 3 sa labas ng subdivision nito sa Las Piñas. Pero nagsumite din siya ng karagdagang pahayag. Wala sa pagdinig ang mamamahayag na si Roy Mabasa, ang kapatid ni Lapid, dahil may natatanggap umano siyang death threats. I've been receiving various death threats from messenger, text messages, meron pa ang mga chat, video calls, even yung mga pamangkin ko, yung mga Percy, nakakatanggap din ng mga ganong malisyosong text. Ano? Kaya parang hindi na magiging normal ang buhay namin lahat, ano? Hanggat hindi nakikita ang mga salarino, mastermind. Sa kanyang Facebook post, ibinunyag ni Roy ang mga tangka-umanong pagkapirahan o pagkakitaan silang mga namatayan. Nag-o-offer ng kunyari ebidensya galing sa kulungan, alam mo yun, tapos in exchange of sum of money, pag hindi mo binigay, baka sasabihin sa'yo, baka mamatay na kayo ngayong araw na to. Ang dumalo para sa pamilya Mabasa ay ang tagapagsalita nilang si Attorney Berteny Causing na inihayag ang balak ng pamilya na sampahan ng administratibo at kriminal na kaso ang suspendidong Bureau of Corrections Chief na si General Gerald Bantag. We will be happy to announce na at least administrative case pa lang sasampa namin ng kaso si General Bantag sapagkat naging pabaya siya at nakalusot ang cellphone. Kung hindi dahil may cellphone itong middleman, hindi sana napatay si Kapersi. We are looking at the possibility of filing reckless imprudence resulting in murder. Wala pang binabanggit kung kailan at saan ihahain ang kaso laban kay Bantag. Pero si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, itinuturing si Bantag na isa sa mga person of interest sa kaso ni Lapid. Sa ngayon, ayon sa pulisya, nasa 160 ang bilang ng persons of interest. Well, it's a person of interest. Definitely it's a person of interest. At least for reckless imprudence, it's already there. That is being already sought. All possible suspects are being considered. All angles are being considered. We have to be thorough with this. Sinubukang kuna ng pahayag ng ABS-CBN News si Bantag, pero hindi pa ito nagbibigay ng anumang komento. Diskumpiyado naman ang pamilya Mabasa sa resulta ng autopsy ng NBI sa bangkay ng umano'y middleman na si June Globa Villamor o Crisanto Villamor Jr. na namatay sa Bilibid noong October 18, ilang oras matapos sumuko sa Escorial at itinuro siyang middleman. Sa autopsy ng NBI, walang gunshot wound at wala ring external physical injury na tinamok si Villamor. Negative din sa COVID, pero may sinasabing hemorrhage sa left ventricle ng puso. Ayon sa Bucor, walang foul play sa pagkamatay ni Villamor. Pero ayon kay forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun, hindi pa maituturing na conclusive ang inilabas na resulta ng autopsy ng NBI dahil hindi ito masasabi na isang technical report. What they released is just a 2-page memo. It is not a technical report. So if you're asking what was the cause of death, what's written there is so vague. I don't think you can come up with a conclusion. I suspect they don't have a conclusion yet. Kabilang sa kulang na impormasyon ang detalye tungkol sa utak at ibang internal organs. Ikinabahala rin ni Fortuna na naimbalsa muna ang bangkay ni Villamor bago pa ito isinailalim sa autopsy na maaaring makaapekto sa ibang mga pagsusuri. What does embalming do? Well, the good thing is it preserves. But the problem is it's chemical preservation. So that means you alter what's inside. You introduce chemicals in the body and therefore what good would your samples be? Gusto namang malaman ng pamilya Mabasa kung posible bang nalason si Villamor ayon kay Attorney Causing. Si Secretary Remulla nakausap na umano si Dr. Fortun at pumayag na itong magsagawa ng ikalawang autopsy kay Villamor. Sa gitna ng mga sangasangang isyong lumalabas sa pagkakapatay ng isang mamamahayag at sa biglaang pagkamatay naman ng sinasabing middleman, maraming tanong ang hindi pa rin nasasagot. Sino ang nag-utos na ipapatay si Lapid at bakit? Mike Navalio, ABS-CBN News.